15 ng Enero, Miyerkules ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay nina Pedro at Andres kasama sina Jaime at Juan. Doon nakahiga ang biyena ni Pedro at may lagnat, at agad nila itong sinabi kay Jesus. Kaya lumapit siya, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Iniwan ng lagnat ang babae at ito mismo ang naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, nang dumidilim na, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masasamang espiritu. Nasa may pintuan nga ang buong bayan. Maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas. Ngunit hindi niya sila pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila kung sino siya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at umalis. Pumunta siya sa isang ilang na lugar at doon siya nanalangin. Hinanap siya nina Pedro at pagkakita sa kanya ay kanilang sinabi, "Hinahanap ka ng lahat." Ngunit sinabi niya sa kanila, "Tayo na sa ibang lugar. Sa maliliit na karatig na yon para makapangaral din ako roon. Dahil dito kaya nga ako lumabas." At naglibot siyang nangangaral sa kanilang mga sinagoga sa buong Galilea at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo na sa ibang lugar, sa maliliit na karatig na yon para makapangaral din ako roon. Dahil dito kaya nga ako lumabas. Maraming ginawang kabutihan si Jesus sa bayan ng Kapernaum. Dahil sa taglay niyang kapangyarihan, maraming may iba't ibang sakit ang pinagaling ni Jesus at maraming demonyo ang kanyang pinalayas. Maging ang biyena ni Pedro na may lagnat ay nakaranas ng pagpapagaling ni Jesus. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang gawain kahit lumubog na ang araw at dumilim na. Kinaumagahan, maagang bumangon si Jesus upang manalangin. Pagkatapos manalangin, kahit na marami pang taga Kapernaum ang nagnanais na lumapit sa kanya, nagdesisyon si Jesus na umalis sa Kapernaum at lumipat sa ibang bayan upang makapangaral din doon. Sa desisyong ito ni Jesus, makikita natin ang kahalagahan ng pagdarasal. Para kay Jesus, ito ang panahon upang makipag-usap sa kanyang Ama sa pamamagitan ng panalangin. Sa pakikipag-usap niya sa Ama, mas nagiging malinaw sa kanya ang dahilan ng kanyang misyon. Hindi lamang para sa iilan ang mabuting balita, kundi para ito sa lahat. Kaya nagpasya siyang maglakbay sa ibang bayan. Kapag nananalangin tayo, nagkakaroon ng liwanag ang ating mga isipan. Kahit marami ang ating ginagawa, nakikita pa rin natin kung ano ang mahalaga at kung ano ang kalooban ng Diyos. Pagsasagawa, manalangin ng taimtim upang mapagtanto ang plano ng Diyos para sa iyo.